mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibo Cable Television Network. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Narito ang nangungunang balita sa linggong ito. Gobyerno probinsyal ng Aklan, namahagi ng tulong sa mga Aklanon. Alamin sa ulat ni Jelen Rosales. Sa unang araw sa buwan ng Setyembre, ang gobyerno probinsyal ng Aklan na pinamumunuan ni Governor Jose Enrique Miraflores ay namahagi ng tulong medikal at burial assistance na ginanap sa Aklan Provincial Trade Hall. May kabuuang 945,000 ang naibigay sa 189 Aklanon beneficiaries para sa burial assistance, habang ang naibigay na tulong medikal sa 169 na beneficiaryo ay nagkakahalaga ng 720,254.05. Umabot sa kabuuang 1,665,254.05 ang nagamit mula sa pondo ng Aklan Provincial Government para sa nasabing pamamahagi. Muling naging matagumpay ang aktibidad dahil sa suporta at tulong ng Provincial Social Welfare and Development Office sa pangunguna ni Ms. Evangelina Gallega at ng Provincial Treasurer's Office sa pamumuno ni Mr. Bernardino Villaruel. Pangunahing layunin ng gobyerno probinsyal na mabigyan ang mga kapwa Aklanon na nangangailangan ng agarang tulong. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Participants ng DTI Boss Training, nag-courtesy visit kay Governor Joanne Miraflores. Alamin sa ulat ni Rajoy Briones. Pagkatapos dumalor sa kanilang online graduation ceremony, ang participants ng DTI Boost Be Your Own Boss Training ay nag-courtesy visit ang mga kabataan kay Governor Joanne Miraflores nitong ika-30 ng Agosto. Isa sa mga binibigyang atensyon ngayon ni Aklan Governor Jose Enrique Miraflores ang sitwasyon ng mga out-of-school youth, lalo na ang pagdami ng bilang ng mga kabataang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa iba't ibang rason. Kaugnay nito ang programang Boost Training ay nagtuturo ng basic skills and knowledge sa mga kabataan sa probinsya ng Aklan tungkol sa entrepreneurship kung paano magsisimula o enhance ang kanilang negosyo. Samantala, nagbigay naman ng intermission number ang mga graduate ng DTI Boost or Be Your Own Boss Training. Erechi Briones, Kalibo Cable News. Biyernes sa Agromarket at mabinungahong daga na programa ng LJU Balete, umarangkada na. Umarangkada na ang Biyernes sa Agromarket sa bayan ng Balete ngayong ika-2 ng Setyembre. Pinangunahan ang naturang aktibidad ni Vice Mayor Patrick Lachica at ilan pang local government unit officials. Ibinida ng mga local farmers mula sa iba't ibang barangay ng Balete ang kanilang mga lokal na mga produkto tulad ng mga gulay, prutas, isda at marami pa. Mabibili ang kanilang mga paninda sa mababang presyo kung saan layo ng programang matulungan ang bawat barangay na maibenta ang kanilang mga produkto. Daya ay itukod para raton ng mga produkto sa kabarangayan ay kadagananda riya ang raya rupaagi niya sandahe makadagari at marigya ya sa atong banway Balite. Kasabay rin ito ang pagbubukas muli ng mabinungahong dagan sa sityo Bangbang Kaliso at sityo Hagimit sa barangay Feliciano. Mabibili ang kanilang mga prutas at gulay sa gilid ng kalsada kung saan nakapwesto ang kanilang tindahan na may local dialect na pangalan. Ruma binungahong dagan hay rayara hay nihimo namon ko 2020. So raya nga dagon ay ikapangatlo na no. So ginatawag imong mabinungahon nga dagan o food lane kasi raraya nga sityo Bangbang it Kaliso at sityo Hagimit it niya nga barangay Feliciano ay raya ro kagabanan at kaabuan nga mga aton nga nagatinda nga mga mangunguma nga una naka plaster doon nga mga baligya. So bukod yung mga it tinuga ko di una man doon mga prutas at other delicacies man nga it aton nga banwa it Balete. Nasa 14 na mga stalls ang binuksan ngayong taon kung saan ang mga barangay na ito ay itinuturi bilang food basket capital ng bayan ng Balete. Ang aktibidad ay bahagi ng Tourism Month Celebration ngayong Setyembre.
Matatandang nagsimula itong programa noong kasagsagan ng pandemya noong 2020 na nais matulungan ng LGU ang mga residente sa mga barangay na magkaroon ng hanap buhay sa kabila ng mga naranasan sa gitna ng pandemya dulot ng COVID-19. Balita mula sa bayan ng Balete, Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. Dalawang piso na taas pasahe sa multi-cab na biyaheng Banga Kalibo vice versa, nag-umpisa na. Alamin sa ulat ni Nika Bautista. Nag-umpisa na ang pagpapatupad ng dalawang pisong taas pasahe sa multi-cab na biyaheng Banga Kalibo vice versa kahapon August 29, 2022. Ayon sa General Manager ng Banga Multi-cab Drivers Association na si Mr. Leandro Lenciano, batay umano ito sa bagong taripa na inilabas ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB. Sa dating 20 pesos na regular fare ay magiging 22 pesos na ito. Habang mula naman sa dating 16 pesos na pamasahe para sa mga estudyante, persons with disability at senior citizen ay magiging 18 pesos na ito. Dagdag pa nito noong July 1, 2022 pa dapat ang implementasyon ng fare adjustment ngunit nito lamang nila natanggap ang taripa. Nag-apela naman ang pangunawa ang multi-cab drivers sa mga commuters tungkol sa taas pasahe dahil hindi kaagad sila nakapag-anunsyo. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Linggo ng Kabataan Celebration 2022 ng SK Ibahay, naging matagumpay. Alamin sa ulat ni Erajoy Briones. Naging makabuluhan ang pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan sa bayan ng Ibahay dahil sa iba't ibang pakulo at aktividad na ginawa ng Sangguniang Kabataan ng Ibahay na pinangunahan ni Honorable Sherwin Castro kasama ang Local Youth Development Council, Local Government Unit ng Ibahay at Ibahay Municipal Police Station. Ang Linggo ng Kabataan 2022 na may temang Intergenerational Solidarity, Creating a World for All Ages ay ginanap nitong 28 hanggang 29 ng Agosto. Ilan sa mga aktividad na ginawa noong Linggo ng Kabataan ay ang Coastal Cleanup Drive, Youth Advocacy Parade, Poster Slogan Contest, Poem Writing Contest, Spelling Bee, Team Quiz Bee, Pagkilala o Recognition ng Ibahay Non College Graduates na may Latin Honors at Election ng Youth Counterpart. Samantala, nagsagawa naman ng pagpupulong si Police Captain Mark Darrell Villanueva sa mga elected municipal youth officials. Pagkatapos ito, nakatanggap ng Certificate of Appreciation si Police Captain Villanueva galing kay Honorable Sherwin Castro, Municipal SK Federation President ng Ibahay. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Aklan State University Kalibo Campus, ipinagdiriwang ang 55th anibersaryo ng Association of Southeast Asian Nations. Alamin sa ulat ni Jelene Rosales. Ipinagdiwang ng Aklan State University Kalibo Campus ang 55th anibersaryo ng Association of Southeast Asian Nations na may temang Addressing Challenges Together na ginanap nitong nakaraang Agosto 26 sa ASUCIT Quadrangle. Ang nasabing programa ay dinaluhan ng mga mag-aaral at guro na nagpakita ng suporta sa pamamagitan ng pagsusuot na tradisyonal na kasuotan ng bansang kanilang kinakatawan upang ipakita ang kultura at iba't ibang tradisyon. Sinimulan ang aktibidad sa isang makulay na parada sa loob ng paaralan na pinangunahan ng mga guro, kawani ng paaralan at mag-aaral habang nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ng mga ASEAN country na sinundan naman ng pagtaas ng watawat ng 10 bansang bumubuo sa ASEAN na kinabibilangan ng Laos, Brunei, Myanmar, Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, Cambodia at Vietnam. Ayon kay Dr. Angeline G. Rigalado, Chair for Academic Affairs, sa kanyang welcome remarks, sinusuportahan ng ASUCIT Kalibo ang patuloy na ugnayan ng mga bansang ASEAN, lalo na pagdating sa paglago ng kultura. Nagpakitang gilas din ang ASUCIT Dance Troop sa pagsasayaw na may kaugnay sa kultura ng mga bansang kabilang sa ASEAN. Kasabay nito, idinaos ang pagtatanghal sa Best in ASEAN's Attire kung saan ipinakita ng mga kinatawan ng bawat departamento
ang kultural at tradisyonal na pananamit ng kanilang mga bansa. Sa pagtatapos ng programa, itinanghal bilang Best ASEAN Attire si Mr. John Richard Alba mula sa Department of Civil Engineering na kumakatawan sa bansa ng Thailand at Miss Glorian Angelo Villaruel Perlas mula sa Department of Architecture na kumakatawan sa bansa ng Malaysia, habang ang first runner-up ay ang Malaysia at ang Pilipinas. At ang second runner-up naman ay ang Vietnam at Indonesia. Juliana Rosales, Kalibo Cable News. Outstanding Educator of the Year ipinarangal sa isang guro mula Tangalan. Natanggap ng isang guro na mula sa bayan ng Tangalan ang isang parangal na iginawad ng Asian Excellence Achievers Awards 2022 na ginanap sa Okada, Maynila nitong ika-30 ng Agosto. Formal na tinanggap ni Dr. Joe M.T. Jimlan ang pagkilala sa kanya bilang Outstanding Educator of the Year. Sa ipinadalang video ni Dr. Jimlan sa Kalibo Cable News, patuloy umano siyang magbibigay ng inspirasyon sa lahat, lalong-lalo na sa mga Aklanon. Thank you so much, Kalibo Cable TV, for the support. Now, I already have the award. This is the 2022 ASEAN Achievers Excellence Award as an Outstanding Educator of 2022. I promise to do my best to inspire people and to give honor to the province of Aklanon. Mabuhay ang Aklanon. Mabuhay. Si Dr. Jimlan ay nakatanggap na ng 20 parangal at kabilang na dito ang iginawad sa kanya nito ring Agosto bilang gintong parangal awardee. Dagdag pa rito ang kanyang natanggap na Outstanding Educator of the Year bilang pang-21 parangal na iginawad sa kanya. Si Dr. Jimlan ay head teacher ng Tamalagon Integrated School sa bayan ng Tangalan at nag-iisa mula Aklan na ginawaran bilang Asian Excellence Achievers Awardee ngayong taon. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. Altabas PNP na panatili ang pagiging number 1 sa isinagawang Aklan PPO Unit Performance Evaluation Rating. Alamin sa ulat ni Rajoy Briones. Napanatili ng Altabas Municipal Police Station ang pagiging number 1 sa Aklan Police Provincial Office Unit Performance Evaluation Rating sa loob ng magkasunod na 4 na buwan mula May 2022 hanggang August 2022 na may total score na 99.22. Sa kabuuang 60 allocated points sa operational accomplishments, nakuha ng Altabas Municipal Police Station ang score na 59.22 at may perfect scores sa Investigation and Police Community Relations. Sa administrative naman, nakuha ng Altabas PNP ang score na 39.93 sa kabuuang 40 allocated points. Kabilang sa mga accomplishment ng Altabas Municipal Police Station ay ang pag-aresto sa top most wanted person at top 1 municipal level at top 8 provincial level. Pinasiguro ng Altabas PNP na magpapatuloy rin sila sa paghatid ng mga magandang serbisyo para sa proteksyon at kaligtasan ng publiko, kapuri-puring mga proyekto at aktibidad para sa ikakabuti ng publiko. Samantala, ang Numancia Municipal Police Station ang pumangalawa sa Aklan Police Provincial Office Unit Performance Evaluation Rating na may score na 99.14, habang ang Tangalan Municipal Police Station ang pumangatlo na may score na 99.1. Erechi Briones, Kalibo Cable News. LGU New Washington, ginunita ang 94 na taong kaarawan ni Jaime Cardinal Sin. Alamin sa ulat ni Jilin Rosales. Ginunita ng LGU New Washington ang 94 na kaarawan ni Jaime Cardinal Sin sa naturang bayan nitong katapusan ng Agosto. Naghanda ang lokal na pamahalaan ng programa sa pamumuno ni Mayor Jessica Panambo at Municipal Tourism Office ng nasabing bayan. Nagkaroon muna ng banal na misa at nag-alay ng mga bulaklak ang mga kawanin ng LGU kasama ang New Washington PNP, Bureau of Fire New Washington, Barangay Captains, DepEd School Head at the Mission to Sufferers Association. Nagpasalamat naman si New Washington Mayor Panambo sa lahat ng mga nakiisa at tumulong sa naturang programa sa pag-alala sa serbisyo na ibinigay ni Cardinal Sin sa mga Pilipino. Ang naturang pagdiriwang ay dineklara bilang local holiday sa bayan ng New Washington. Si Jaime Cardinal La Chica Sin ay ipinanganak sa probinsya ng Aklan sa bayan ng New Washington noong August 31, 1928 at naging 30th Arsobispo ng Maynila noong 1974.
at ikatlong kardinal ng Pilipinas na nagtapos naman ang kanyang termino bilang obispo bago ito namayapa noong June 21, 2005 sa edad na 76 years old. Kilala bilang isa sa mga nanawagan ng People Power Revolution si Cardinal Sin na naging malaki ang bahagi nito sa pagtataguyod sa mapayapang EDSA Revolution noong 1986. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Pamamahagi ng fuel subsidy card sa mga fisher folk sa bayan ng Makato, isinagawa. Alamin sa ulat ni Rajoy Briones. Isa sa mga naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina ay ang mga mangingisda na gumagamit ng motorized bangka. Kaugnay nito ang lokal na pamahalaan ng Makato sa pamumuno ni Makato Mayor Ramon Legazpi III at sa pakikipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Provincial Government ng Aklan ay nagsigawa ng distribution ng fuel subsidy cards sa mga kwalipikadong mangingisda sa bayan ng Makato nitong ika-30 ng Agosto. Sa 79 na mabenepisyaryo ng fuel subsidy, 72 dito ang nakatanggap na ng kanilang fuel subsidy cards. Layunin nito na matulungan ang mga fisher folk sa bayan ng Makato, ganun din mapagaan ang kanilang iniindang suliranin dahil sa taas presyo ng produktong petrolyo. RJ Briones, Kalibo Cable News. Isang 183 na mga mangingisda sa bayan ng Bataan nakatanggap ng fuel discount cards. Alamin sa ulat ni Nika Bautista. Dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina, isa sa mga naapektuhan nito ay ang mangingisda na gumagamit ng bangkang dimotor sa kanilang pangingisda. Kaugnay nito ang lokal na pamahalaan ng Bataan sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 6 ay namahagi ng fuel discount card sa Bataan Sports Complex nitong August 30, 2022. Ang naturang discount cards ay natanggap ng 183 na mga mangingisda sa naturang bayan na mayroong registered fishing boats. Labis naman ang pasasalamat ni Bataan Mayor Michael Ramos sa BFAR at sa Provincial Fisheries Office ng Aklan. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Kalibo Pastrana Park, unti-unti nang pinapaganda para sa pagpasok ng Bermans. Alamin sa ulat ni Jelene Rosales. Bago matapos ang buwan ng Agosto, ang lokal na pamahalaan ng Kalibo ay naghahanda na para sa paparating ng mga aktibidad ngayong Bermans at kasabay sa pagbabalik ng face-to-face ng opening salvo ngayong Oktobre para sa Ate-Atehan 2023. Bilang paghahanda ng LGU Kalibo, unti-unti nang pinapaganda ang Kalibo Pastrana Park na sinimulan sa pag-trim ng mga puno at paglilinis sa plaza. Dagdag pa dito, ang lokal na pamahalaan na pinamumunuan ni Kalibo Mayor Judy Socro ay nakaplano na maglagay ng mga palamuti na ilalagay sa mga puno. Maliban dito, magkakaroon pa ng pagpupulong ang mga opisyal ng Kalibo kasama ang artist at architect upang pagtulungan na mapaganda ang plaza at mapag-usapan ang kabuuang itsura ng Pastrana Park. Marami pa ang planong gagawin ang lokal na pamahalaan ng Kalibo sa pagpapaganda sa Kalibo Pastrana Park sa susunod na mga araw. Matatandaan na 2 taong nahinto ang nakasanayang mga aktibidad ng mga aklanon katulad ng palapak, prosesyon ng Santo Niño at street dancing. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Tauhan ng New Washington Municipal Police Station nagsagawa ng gift-giving activity. Alamin sa ulat ni Nika Bautista. Nagsagawa ng community outreach sa pamamagitan ng gift-giving activity ang mga tauhan ng New Washington Municipal Police Station sa Barangay Hall ng Candelaria, New Washington nitong August 24, 2022. Pinangasiwaan ito ni Police Lieutenant Mika Andrea Sibayan, Acting Chief of Police kasama ang isang maritime group. Nilahukan ito ng miyembro ng Journey Church Kalibo sa pangunguna ni Pastor Philip Alfaro at SB member Pichi Alfaro. Alinsunod ito sa kanilang proyekto na Operation Christmas Child na naglalayong magbigay ng maagang regalo sa mga mag-aaral. Napag-alaman na may kabuuang 95 na mga estudyante ang nakatanggap sa naturang aktibidad. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Isang estudyante sa bayan ng Makato
nakatanggap ng maagang pamasko galing sa Makato PNP. Alamin sa ulat ni Rajoy Briones. Nakatanggap ng maagang pamasko ang isang estudyante ng Aklan Central Institute sa bayan ng Makato galing sa mga magigiting na kapulisan ng Makato Municipal Police Station. Nitong 24 ng Agosto sa isang mall sa Kalibo, pinagbili ni Police Lieutenant Marifin Carrizosa ng mga kagamitan sa pag-aaral ang isang estudyante sa bayan ng Makato at pinakain sa isang fast food chain sa naturang mall. Layunin nito na matulungan ang estudyante sa kanyang pag-aaral ngayong nagsisimula na ang face-to-face classes sa pamamagitan ng pagbili sa kanya ng school supplies. Lubos naman ang pasasalamat ng estudyante sa mga bagong gamit sa pag-aaral na ipinagkaloob sa kanya ng kapulisan ng Makato. Erechi Briones, Kalibo Cable News. Barangay Bacol Norte, piniling bagong adopted barangay ng Soroptimist International of Kalibo. Alamin sa ulat ni Jeline Rosales. Piniling bagong adopted barangay ang Bacow Norte ng organisasyong Soroptimist International of Kalibo nitong Sabado, Agosto 27 na pinangunahan ni Ms. Idabel Velarde Junela, presidente ng organisasyon. Dinaluhan ito ng mga miyembro ng Soroptimist Kalibo, mga beneficiaries at barangay council ng Bacow Norte. Bawat 2 taon, ang organisasyon ay nagkakaroon ng bagong set ng officers na sila naman ang pipili ng susunod na adopted barangay ng kanilang tutulungan. Sa pagsisimula ng programa, nagbigay ng kaalaman si Ms. Junela para sa mga nanay at anak kung ano ang layunin at mga aktibidad na binibigay ng Soroptimist para sa mga kababaihan. Sa unang aktibidad, nagsagawa ng tree planting ang 50 beneficiaries upang mapangalagaan ang kalikasan at feeding program naman para sa mga bata na kasama din sa advokasya ng organisasyon upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga bata. Bahagi ng pagtatapos ng programa, ang pagpirma ng Memorandum of Agreement na pinangunahan ni Ms. Junela at punong barangay ng Bacow Norte. Nagbigay din ng mensahe si Ms. Junela para sa mga beneficiaries na gagabayan nila sa loob ng 2 taon. Sa amon nga lang 2 years nga iya kami sa Bacow Norte, we will improve their lives. We will uplift them and empower, especially the mothers, no? Single mothers, so mothers nga mga wa pa nakatuon, usuyan naton it medyos nga makato. Tapos andat pagtuon. Nagpasalamat din ito sa mainit na pagtanggap ng Barangay Bacow Norte at sa mga tumulong upang maging matagumpay ang unang aktibidad ng organisasyon. Ang Soroptimist International of Kalibo ay layong tumulong sa mga kababaihan sa pamamaraan ng pamamahagi ng scholarship, financial assistance, medical mission, pagsasagawa ng skills training gaya ng massage therapy at livelihood program para sa mga nanay na gusto magkaroon ng income kahit nasa bahay sila. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. MDR Arimo Numancia, nagsagawa ng one-day fire suppression training. Alamin sa ulat ni Rejoy Briones. Isinagawa ang one-day fire suppression training nitong 26 ng Agosto sa MDRRMO Emergency Operations Center, Poblasyon Numancia. Ito ay sa ilalim ng local government unit ng Numancia na pinamumunuan ni Honorable Mayor Cesarel Templo Nuevo sa pamamagitan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na pinungunahan ni Arvin Tolentino. Isinagawa ang one-day fire suppression training sa mga miyembro ng Bureau of Fire Protection Numancia sa pamumuno ni Senior Fire Officer 3, Randy Abelio. Layunin nito na mabigyan ng kaalaman at mas mahasa pa ang kakayahan ng mga miyembro ng Bureau of Fire Protection Numancia sa oras ng emergency kagaya ng sunog. Erechi Briones, Kalibo Cable News. Kapatiran Peace and Development Community, binisita ng DSWD. Binisita nitong nakarang araw ng DSWD Region 6 ang Kapatiran Peace and Development Community sa Barangay Kabugaw sa bayan ng Ibahay. Kabilang sa bumisita sina Undersecretary for Inclusive and Sustainable Peace Alan Tarusay, kasama sina Assistant Regional Director for Administration Ryan De La Gente, Viverly Salazar Provincial Link Officer ng Pantawid Aklan,
at Ruby Christine Gonzalez, Provincial Coordinator of SLP Aklan at iba pang kawanin ng DSWD Aklan na kinamusta ang mga miyembro ng kapatiran, kung saan binigyang pagkakataon na mapakinggan ang mga hinain ng mga miyembro ng kapatiran. Ito ay sa pakikipagtulungan ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Layunin ang kanilang pagbisita na matulungan ng DSWD at iba't ibang ahensya ng gobyerno na maitaguyod at mapalago ang kanilang panibagong buhay, mapabuti ang kanilang komunidad, ang kanilang kabuhayan, at mapaunlad ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Matatanda noong Marso, formal na itinurnover at nagsagawa ng groundbreaking sa mga various projects ng Kapatiran Peace and Development Community na dinaluhan ni Secretary Carlito Galvis Jr., Chief Implementer ng National Task Force. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. Training tungkol sa adolescents, Care for Primary Healthcare Service Providers Foundation Course isinagawa sa bayan ng Balete. Alamin sa ulat ni Rajoy Briones. Nagsagawa ng training tungkol sa Adolescents Care for Primary Healthcare Service Providers Foundational Course ang Local Government Unit ng Balete sa pamumuno ni Balete Mayor Dexter Calizo. Dinaluhan ng mga miyembro ng MSWDO, PNP, DepEd, SK, Peer Educators, BCC, BHWs at RHU Balete na ginanap nitong 25 hanggang 26 ng Agosto sa pakikipagtulungan ng WHO, Department of Health Aklan at Provincial Health Office Aklan ay naging matagumpay ang dalawang araw na training. RHU Briones, Kalibo Cable News. Libreng medikal, tuli at dental mission na isinagawa sa bayan ng New Washington naging matagumpay. Alamin sa ulat ni Jillian Rosales. Naging matagumpay ang isinagawang libreng tuli, medikal at dental mission sa bayan ng New Washington na hinandog ni SB Ruli Ikenya Jr. at sa tulong ni Dr. Gigi Ikenya kasama ang Team RNE, Tau Gamma Fraternity Dumaguete, Every Nation Campus, Aklan Nurses, mga doktor at Project Silak na kinabibilangan ng mga kabataan na ginanap sa National Comprehensive High School nitong Agosto 27. Ito ay handog para sa mga batang may edad na 9 hanggang 14 na taong gulang na nangangailangan ng suportang medikal. Sa isinagawang aktibidad, namigay na pagkain, libreng gamot, dental supplies at hygiene kits sa 130 beneficiaries upang mapanatili maging malusog ang pangangatawan ng mga bata at malayo sa mga kumakalat na sakit. Layunin na programa ay makatulong sa mga batang nangangailangan, lalo na pagdating sa hygiene at dental needs at makabigay ng libreng serbisyo sa mental psychological aid para sa mga mamamayan ng New Washington. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Malinaw School for Philippine Craftsmen, pinasalamatan ang mga ahensya na tumulong sa kakatapos lang na Brigada Eskwela 2022. Alamin sa ulat ni Rajoy Briones. Nitong 29 ng Agosto, ipinagdiriwang ang National Heroes Day. Ito ay ang pag-alala at pagbibigay pugay sa mga bayani na nagbuwis ng buhay para makamit ang kalayaang tinatamasa ngayon ng bansa. Bukod sa National Heroes, pinasalamatan ng Malinaw School for Philippine Craftsmen ang mga taong itunuturing nilang bayani dahil sa pagtulong sa kanila sa pagbubukas ng face-to-face classes. Sa pangunguna ni Jocelyn Nelaska, School Principal 3, ay ipinaabot ang kanilang pasasalamat sa mga taong nakibahagi sa Brigada Eskwela 2022 na ginanap nitong August 1 hanggang August 26. Ilan sa mga pinasalamatan ng Malinaw School for Philippine Craftsmen ay ang LGU Malinaw, MDRRMO Malinaw, PNP Malinaw, BFP Malinaw, Pantawid Pamilya Pilipino Program or 4PIS, Malinaw, Madalag at Lezo, Philippine Guardians Brotherhood International Maharlika Incorporated, Delta Philippine Omega Fraternity and Sorority Aklan Chapter, Mayo Natin Riders Club Kalibo Chapter, Unified Chill Riders Club, Panay Aklan Riders Club, Bigaa Barangay Council, SK Poblasyon, mga magulang at estudyante ng Malinaw School for Philippine Craftsmen. RJ Briones, Kalibo Cable News. T-
30 police officers sa isla ng Boracay nagtapos bilang tourist police. Alamin sa ulat ni Nika Bautista. Nagtapos bilang tourist police ang 30 police officers sa isinagawang Integrated Tourist-Oriented Police for Community Order and Protection Training na ginanap sa Boracay, Aklan nitong August 22 to 25, 2022. Dinaluhan ang nasabing programa nila Department of Tourism 6 Regional Director Christine Mancinares, Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Leo M. Francisco, Aklan Police Provincial Office Director Police Colonel Crisaleo R. Tolentino, Police Lieutenant Colonel Don Dixie De Jos, Chief of Police ng Malay PNP at Malay SB Member Alan Palma Sr. Sa mensahe ni Francisco sa mga graduates, malaki umano ang kumpiyansa nito na handa ng mga ito na ma-deploy sa iba't ibang lugar sa Aklan, particular na sa isla ng Boracay, para gampanan ang mga tungkulin bilang pulis ng mga turista. Layunin nito na magkaroon ng kumpletong kakayahan at tamang ugali para sa kanilang trabaho upang makihalubilo ng wasto sa mga turista sa isla. Samantala, umaasa naman si Regional Director Mancinares na ang nasabing aktibidad ay makakatulong upang mas mapalakas ang inter-agency collaboration sa pagitan ng DOT, PNP at LGUs tungo sa ligtas na komunidad. Mika Bautista, Kalibo Cable News. Malay PNP magsasagawa ng motorcade sa darating na ikalima ng Setyembre. Alamin sa ulat ni Rajoy Briones. Bilang bahagi ng selebrasyon sa nalalapit na 28 National Crime Prevention Week sa September 1 hanggang 7, 2022 na may temang sa New Normal, Sambayanan Magtulungan, Krimen ay Hadlangan Tungo sa Kapayapaan at Kaunlaran, magsasagawa ang Malay Municipal Police Station ng motorcade sa darating na September 5, 2022, alas 8 ng umaga mula sa Katliklan Civic Center papuntang Malay Activity Center, Poblasyon Malay. Ito ay sa pangunguna ni na Police Colonel Don Dexty De Jos, hepe ng Malay PNP, kapartner ang Municipal Peace and Order Council na pinangunahan ni Honorable Froly Bar Bautista, Municipal Mayor at Malay PNP Advisory Group. Makikibahagi rin sa nuturang motorcade ang mga miyembro ng Malay Municipal Peace and Order Council, all uniform agencies sa munisipalidad ng Malay, mga opisyales ng 17 barangay sa bayan at Malay PNP Advocacy Support Groups and Force Multipliers. Sa ngayon, patuloy ang paghahanda ng Malay Municipal Police Station sa papalapit na 28 National Crime Prevention Week Celebration. Era J. Briones, Kalibo Cable News. LGU Batan nagsagawa ng seminar para sa mga magsasaka. Alamin sa ulat ni Jelen Rosales. Ang lokal na pamahalaan ng Batan ay nagsagawa ng seminar tungkol sa rice production at management nitong katapusan ng Agosto sa Barangay Mambukyaw, Batan. Dinaluhan ito ng 60 magsasaka ng palay mula sa nasabing barangay. Layunin ng lokal na pamahalaan ng Batan ay matulungan ang mga magsasaka na matuto ng higit pa tungkol sa mga pangunahing kasanayan sa produksyon at pamamahalan ng palay. Dagdag pa dito, para magbigay ng kaalaman patungkol sa napapanahon ng mga bagong pamamaraan at teknolohiya sa pagsasaka ng palay. Kamakailan lang nagsagawa ang Provincial Veterinarian's Office Aklan ng Veterinary Extension sa ilang barangay sa bayan ng Batan para magbigay ng artificial insemination, pregnancy test, diagnosis PTD at pagbibigay ng vitamins at deworming sa mga baka at kalabaw. Juliana Rosales, Kalibo Cable News. Provincial Government ng Aklan nagsagawa ng Comprehensive Local Juvenile Intervention Plan. Alamin sa ulat ni Rajoy Briones. Nais ng gobyerno probinsyal ng Aklan na patuloy na protektahan ang karapatan ng mga bata sa probinsya. Sa ilalim ng administrasyon ni Aklan Governor Jose Enrique Miraflores sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office ay nagsagawa ng Comprehensive Local Juvenile Intervention Plan nitong ika-30 ng Agosto. Ang aktibidad na ito ay dinaluhan ng mga miyembro ng MSWDOs, MPDCS,
at MLGOOs. Ang Comprehensive Local Juvenile Intervention Plan ay mandatory sa ilalim ng RA 9344 na naamyendahan ng RA 10360 na naguutos sa lahat ng mga local government unit na protektahan ang karapatan ng mga children at risk at children in conflict with the law. Layunin nito na maging zero criminality sa probinsya ng Aklan, ganun din mas paigtingin ng pagprotekta sa karapatan ng mga kabataan sa probinsya ng Aklan. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Coconut Mini Oil Mill, malaki ang naitutulong sa mga coconut farmers sa barangay Manop sa bayan ng Altabas. Alamin sa ulat ni Nika Bautista. Malaki ang naging tulong ng proyektong rehabilitation of coconut mini oil mill para sa produksyon ng small-scale cocoa-based crude oil and copra cakes sa mga coconut farmers sa barangay Manop, Altabas. Sa datos ng Rapid Appraisal of Emerging Benefits, ito ay nananatiling pangunahing pinagkakakitaan ng mga coconut farmers sa naturang bayan. Ang datos ay batay sa isinagawang survey at interview ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, Regional Project Coordination Office 6 at Project Support Office sa 30 coconut farmers sa nasabing lugar. Nagsagawa din ito ng on-the-spot na interview sa mga benepisyaryo ng proyekto na Indigenous People o IP sa lugar upang makuha ang kanilang mga saloobin at karanasan sa operasyon ng project. Ayon kay Ligaya Magbanwa, chieftain ng Ati Community at isa sa mga IP group na naninirahan sa tabi ng coco mill, ang naturang pasilidad ay nakatulong sa kanila na magkaroon ng karagdagang kita at nagsilbing pansamantalang tirahan sa oras ng kalamidad. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Coral transplantation isinagawa sa bayan ng Tangalan. Alamin sa ulat ni Rajoy Briones. Sa pangunguna ng Tangalan Municipal Environment and Natural Resources Office sa pakikipagtulungan ng Municipal Social Welfare and Development Office Tangalan, Kalahi Seeds at Municipal Engineers Office ay nagsagawa ng coral transplantation ang mga empleyado ng nasabing mga ahensya nitong 28 ng Agosto. Layunin nito na mapangalagaan ng karagatan sa bayan ng Tangalan. Samantala, bago sinimulan ang coral transplantation ay nagkaroon muna ng orientation ang mga nakilahok sa aktividad na pinangunahan ni Glenda Sanchez ng Tangalan Municipal Environment and Natural Resources Office. R.J. Briones, Kalibo Cable News. Water Search and Rescue Training, matagumpay na isinagawa. Alamin sa ulat ni Nika Bautista. Matagumpay na naisagawa ang Water Search and Rescue Training o WASAR sa Aklan Training Center, Old Busuang, Kalibo nitong August 25 hanggang 26, 2022. Ang nasabing training ay nilahukan ng 9 na mga empleyado ng Economic Enterprise Development Department Resort Hotel Operations sa pangunguna ng Aklan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO. Layunin nito na talakayin ang mga sanhi ng pagkalunod, kung paano ito maiiwasan at kung ano ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon. Ang naturang training ay bahagi ng preparasyon para sa pagbubukas ng operasyon ng 25-meter swimming pool sa loob ng Aklan Training Center. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Napas PNP itinanghal bilang first place sa isinagawang Steel Challenge. Alamin sa ulat ni Rajoy Briones. 74.22 seconds ang time beat ng Nabas Municipal Police Station dahilan upang matalo ng Nabas PNP ang 35 na ibang mga team sa probinsya ng Aklan sa isinagawang Steel Challenge nitong ika-31 ng Agosto. Ang Steel Challenge ay inisyatibo ng Aklan Police Provincial Office at nakapaloob ito sa malasakit program ng PNP. Kada buwan ay isinasagawa ang Steel Challenge. Sa katunayan, pangalawang beses na itong ginawa ng mga kapulisan. Noong nakaraang buwan, isinagawa ang Steel Challenge ng Makato Municipal Police Station. Layunin nito na mahikayat ang mga PNP personnel sa probinsya ng Aklan para patuloy na magsanay, ma-develop ang teamwork, magkaroon ng regular fellowship kasama ang ibang grupo at isa din itong stress reliever ng mga kapulisan sa probinsya ng Aklan. R.J. Briones, Kalibo Cable News.
Basura bay lubugas na proyekto ng Aklan Trekkers na kilala na rin sa Rojas Capiz. Alamin sa ulat ni Nika Bautista. Naimbitahan ang Aklan Trekkers sa pumumuno ni Richelle Cahilig na magsagawa ng demo lecture sa isang coastal village sa Rojas, Capiz. Kaugnay ito sa kanilang proyekto na Basura by Lubugas o Eco Brick Exchange to Rice Package na nagsimula pa noong January 2020 at patuloy pa rin isinasagawa hanggang ngayon. Sa proyektong ito, ipinagpapalit ang mga plastic bottle na naglalaman ng ginunting ng mga non-biodegradable waste kapalit ng isang gantang o 2.25 kilo na bigas, groceries o school supplies depende sa pangangailangan ng mga napiling partner beneficiaries. Tinalakay sa nasabing demo lecture kung paano gumawa ng eco bricks at kung ano ang magiging benepisyo nito sa kalikasan. Labis naman ang kasiyahan ng mga bumubuo ng Aklan Trekkers dahil marami ang na-inspired na tularan ito kung saan kinilala na rin ang kanilang inisyatibo hanggang sa Rojas, Capiz. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Malay Municipal Tourism Office nagsagawa ng Tourism Skills Enhancement Orientation Seminar. May detalye si Erajoy Briones. Nagsagawa ng 4 na araw na seminar tungkol sa Tourism Skills Enhancement Orientation para sa mga tour coordinators sa Isla ng Boracay, ang Malay Municipal Tourism Office at ginanap sa Belmont Hotel Boracay mula August 24 hanggang 25 at sa U Hotel Boracay naman mula August 29 hanggang August 30. Kasama ng Malay Tourism Office sa pagsagawa ng seminar, ang local government unit ng Malay na pinamumunuan ni Municipal Mayor Honorable Frolibar Bautista, kapartner ang Boracay Island Travel Agencies and Tour Operators Association na pinangunahan ni Clarabel Casamero. Samantala, naging speakers sa naturang seminar si Nanilia Gombok, Tourism Operators Officer 2, at Richan Casidsid, Tourism Operations Assistant. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Opisina ng Akelco sa Pandan Antique na mahagi ng school supplies. Alamin sa ulat ni Nika Bautista. Namahagi ang opisina ng Aklan Electric Cooperative o Akelco sa Pandan Antique ng mga school supplies nitong August 25, 2022. Ipinamahagi ito sa mga mag-aaral ng Buang Primary School ng nasabing probinsya. Pinangunahan ito ni Akelco Team Head Sir Michael Condes at Akelco Area Manager Joel Velasco. Naging matagumpay ang pamamahagi ng school supplies dahil na rin sa tulong ng Commercial Operations Department o COD sa ilalim ng pangungunan ni COD Manager Jose Francisco Ramos. Pagkatapos maipamigay ang naturang kagamitan, nagsagawa ang Akelco Pandan Maintenance ng pag-aayos ng linya ng kuryente sa loob ng paaralan para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Nagpasalamat naman ang Akelco sa kooperasyon at suporta ng mga guro sa naturang paaralan, lalo na sa teacher in charge na si Ms. Mary Ann Tabilia. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Department of Agriculture Western Visayas nagsagawa ng Applied Epidemiology Training na ginanap sa Aklan State University, Banga. Alamin sa ulat ni Erajoy Briones. Mga piling veterinarian sa buong Region 6 ang sumailalim sa 3 araw na workshop tungkol sa Applied Epidemiologist Training nitong August 24 hanggang 26 na ginanap sa Aklan State University, Banga. Kasama ng Department of Agriculture Western Visayas sa pagsagawa ng training ang Bureau of Animal Industry at Agricultural Training Institute. Tinalakay sa training ang tungkol sa African Swine Fever Preparedness at kung paano ito madedetect ng mas maaga upang masolusyunan at hindi na kumalat pa. Ayon kay Dr. Samuel Castro, Deputy Coordinator ng National African Swine Fever Prevention and Control Program, na kailangang paghandaan ng African Swine Fever outbreak, lalo na sa mga lugar na nasa green zone. Kapag hindi ito naagapan ng mas maaga, ay maaari itong maging epidemic. Samantala, naging speaker din si Dr. Romeo Gondran, Epidemiologist and Professor ng College of the Veterinary Science and Medicine sa Central Luzon State College. Ilan sa kanyang mga tinalakay ay tungkol sa measure of disease frequency, pattern of disease determinants, at demonstrating association, sampling, and diagnostic testing.
Malaking tulong ang training na ito para makapagbigay ng karagdagang kaalaman sa mga veterinarian sa Western Visayas tungkol sa African swine fever. Sa ngayon, as of first quarter ng taong 2022, ang Western Visayas ay may mataas na contribution ng livestock at poultry performance sa buong bansa. Ranked number 2 ang Western Visayas sa production ng swine. Eric Briones, Kalibo Cable News. At iyan ang mga nakalap na balita sa linggong ito. Ako po si Randy Nacuspag. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Magandang araw!